Unahin po natin, power of preaching, rooted in divine revelation. Ito po ay Theology 101. Dito po, alam natin, our knowledge of God came as a result of divine revelation and not by human speculation. Kaya wala pong blank sa inyong notes. Yung pong mga tao na ginamit ng Panginoon to reveal Himself, they became the human vessels of that revelation. Kagaya po ni Moses, nakatayo po siya, sabi niya, I stood between the Lord and you to declare to you the word of the Lord. Si Moses po naging human vessel wherein God's revelation flowed. Ito rin po ang sabi kay Jeremiah, sabi ng Panginoon, Now I have put my words in your mouth. You see, God's revelation was flowing through Jeremiah. And then kay Isaiah, ang sabi naman ng Panginoon doon, I have put my words in your mouth. Kaya kapatid, the prophets were, they were able to declare with confidence, with conviction, dahil lang kanila pong dinideclare is, Thus says the Lord. Yan po yung pinaka-basis ng kanilang conviction, ng kanilang courage. Thus says the Lord. Wala po silang takot dahil alam nila, hindi galing sa kanilang mensahe, kundi galing sa Panginoon. It was divine revelation and not human speculation. Now friends, ito pong thus says the Lord. We read that in the Old Testament, di po ba? Thus says the Lord said, the Lord spoke. Mga ilang beses po natin mababasa yan sa Old Testament. Actually, nandyan po sa notes ninyo yan. Doon po, we can read this about 3,808 times according to Albert Moeller. 3,808 times. Talagang punong-puno po ng salita ng Panginoon ng Old Testament. These are actual messages from the Lord which the prophets had to declare word for word. Thus says the Lord. Kaya kapatid, this conviction that preaching is rooted in divine revelation is the foundation upon which all preaching rests. Diyan po nakasalalay yung ating pong pagtayo sa pulpito bukas ng umaga. Kung hindi po nangusap ang Panginoon, kung wala pong salita ang Panginoon, we don't have anything to talk about. I mean, no pastor in his right mind would preach on Sunday morning and then open the Reader's Digest and say, let's study the article of Reader's Digest. Wala pong ganun. We all study the Word of God. Yan lang po ang nagbibigay sa atin ng authority. That's the foundation. Kaya pag hindi natin alam ang salita ng Panginoon, we lose that authority. It becomes human speculation, not divine revelation. Pero kapatid, saan pumahanap yung mandate uli? Anong reference ng mandate natin? 2 Timothy chapter 4, verses 1 and 2. Ngayon, minsan, ang problema, 2 Timothy chapter 4, 1 and 2, I solemnly charge you to preach the word. Dahil nasa chapter 4 na tayo, kinakalimutan na natin yung mga previous verses, chapter pa, parang bago na eh. Nasa chapter 4 na tayo, 1 and 2. Pero kapatid, remember when Paul wrote this, walang chapter divisions, walang verse divisions. Ibig sabihin kapatid, in context, the reason why the Apostle Paul said, I solemnly charge you, preach the word, kasi nauna dyan, bago niya sabihin, preach the word, sinabi niya muna, all scripture is inspired by God. Dahil po yan sa ating conviction that the Bible is truly inspired, ito po ay divine, hindi po to human speculation. Because of that conviction, we are given the mandate to preach the word. Kaya kung tayo po ay medyo alanganin sa ating paniniwala ng salita ng Panginoon o ang Biblia ay salita ng Panginoon, then we will have a problem, you know, preaching with conviction the word of God. So dyan po nakasalalay yan sa 2 Timothy 3:16. All scripture is inspired by God. Now friends, here's a statement. Kailangan po natin maintindihan. All together, ready, read. It's not so much in mastering certain homiletical techniques, but being mastered by the conviction that the message comes from God. Now this afternoon for sure, we will learn some homiletical techniques. Ngayong hapon, malalaman natin yan. Ano ba yung epektibo na eye contact? Ano ba yung tama talaga pag nakatayo ka rito? Ano ba dapat gawin? Mga techniques to, how to maintain their attention, how to extend their attention. Mga techniques po yan. But friends,
Remember, yung effectivity ng preaching is not so much in mastering homiletical techniques, but being mastered by the conviction that the message comes from God. Ibig sabihin, you've done your homework. Nag-exegete ka. Alam mo mismo anong sabi ng Panginoon doon. Alam mo ang ito ang sinabi ng Panginoon. Ito ang dadalhin mo sa mga tao. That conviction, that is where the effectivity in preaching lies. Not so much in the techniques, but the knowledge that you know this is the Word of God. Not human speculation, but the Word of God. Alright? So, sabi po ni John MacArthur, there are three propositions that we need to go through. Number one, anong page na po ito? Page 12. Number one, sabi niya, God gave His true Word to be communicated entirely as He gave it. Sabi po ni Apostle Paul to the Ephesian elders, I have given you the whole counsel of God. Tayo po mga pastor, we are to preach the word entirely. Pero kapatid, kapag ka topical preacher ka po, hindi mo po ma-preach ang buong salita ng Panginoon. As topical preachers, we will only choose topics that we are convenient, that we know, that we are confident with. Hindi mo natin ma-preach ang buong Biblia, but we are to preach the word of God entirely. Tell me, anong mga libro kadalasan ang hindi nagagalo ng mga pastor? Anong mga libro ang hindi napipreach? Revelation, syempre kakatakot, Revelation. Maraming mga symbolism dyan. Tapos sabi pa doon sa chapter 22, pag dinagdagan mo to, dadagdagan din ang mga plagues sa'yo, eh di natatakot tayo. Ako, ayoko nyan. Madadagdagan pa yung plagues ko niya. Ano pa mga libro? Lamentations, Leviticus, sometimes the minor prophets, hindi natin nagagalo masyado yan. You know, hindi natin ma-preach entirely the Word of God. Expository preaching can preach the entire Word of God. Now, I realize as a pastor, nagbabago-bago po yung mga libro na paborito natin. You know, we go with our journey. Nung ako po yung civil engineer pa, I practiced for 3 years in the construction industry. Nung civil engineer pa po ko, ang paborito ko pong libro is the book of Nehemiah. Pa'y talagang Nehemiah. The best foreman. The best, you know, talaga naman 52 days. Despite the odds, the opposition, and the obstacles. Ba, magandang outline yun, tatlong letter O. Ba, si Nehemiah, nagawa niya yun, 52 days. Pero nung ako po'y naging pastor na, ang paborito ko ng libro ay The Book of Malachi. Dahil sabi doon, bring all the tithes into the storehouse. Kaya nagbago na po. Pabago-bago po yan, kapatid. Number two, God gave His true word to be communicated exactly as He gave it. Hindi lang entirely, it has to be given exactly. Ibig sabihin, the way God intended it to be given. Kaya dyan po napaka-importante na exegesis. So kapatid, to be able to preach it entirely and exactly, ang pangatlo, you need to study it exegetically. That's the only way to do it. In order to preach the Word of God entirely and exactly, friends, we need to study it exegetically. So yan po yung tatlong propositions na naan dyan. Alright. Okay, one more before we take our snacks. So dito po, kapatid, the fundamental task in preaching therefore involves 3 things. Accurate interpretation. Ano pong tawag natin sa outline natin to, yung 3 fingers natin? Accurate interpretation is what we call exegetical investigation. It also involves relevant application. Anong tawag sa ating outline? Theological reflection. And then the spirit-filled proclamation of the Word of God. And that is also called homiletical presentation. Alright. So, tapos na po tayo dyan sa exegesis. Dito na po tayo sa theological reflection. Now, we're done with the power of preaching. Let's look into the pattern of preaching. Pattern. Friends, when we talk about the pattern, we're not talking about the style. Every preacher has his own style. Kasi yung pong style, nakadepende po yan sa personality ng pastor. Alright? Hindi po natin tinatouch ang style. Kanya-kanya po tayo ng style. Alright? So dito po, tingnan natin yung pattern. Ano ba dapat ang mga essential ingredients na dapat kasama sa preaching natin? Biblical na pattern. Dito po, we have a statement from Warren Wiersbe and Lloyd Perry. Sabi nila, if we would understand preaching today, we must examine its heritage. We need to be aware that the prophets like Moses appeared with a distinct commission. Kapatid, yung commission is not the love gift. Yan po ay distinct call.
Ibig sabihin, pag pinag-aralan po natin yung preaching, kailangan po natin intindihin na this is a call from the Lord. Alright? Very clear po, when Moses was called, he wasn't excited about his call. Kasi sabi niya, "Oh Lord, I have never been eloquent neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue." Can you imagine calling a pastor, somebody to be a pastor, tapos slow of speech and tongue? And yet, karamihan po sa atin, ganyan po ang ating experience. I'm an engineer, civil engineer, ginawa pong pastor. Bay, nahirap po ako. My first task nung ako po yung nag-full-time ay broadcasting. From engineering, kinuha po ako ng navigators. I was part of the navigators. Nag-open po kami ng radio ministry sa DZAS. Ang pangalan po ng programa, The Discipleship Hour. 1 hour po every week. Talaga namang hirap na hirap ako. Engineering to broadcasting. Bisaya ako, punta ng Manila. Re-recording na kami. Sabi ko na, gabi yung sa programa namin eh. Magandang gabi po sa inyong lahat na nanginginig ngayong gabi. Nanginginig ngayong gabi. Ako pala yung nanginginig. Nakikinig ngayong gabi. Wala eh, Bisaya amang God. Lisod ni magtagalog-tagalog ni mga Bisaya. And so, again, God can call us from any profession. He can call us to preach. Ito po ang garantiya ng Panginoon. Sabi niya kay Moses, "I will help you speak and teach you what to say." Brothers and sisters, I believe this with all my heart. God can call you to be a preacher, to be a pastor, kahit hindi ka nag-graduate ng seminary, kahit hindi ka nag-graduate ng Bible school. God can call you from whatever profession to be the preacher of the Word of God. But to be the best preachers that we can be, kailangan po natin i-develop natin yung skill. Alright? I believe that God will give us the necessary ingredients to be able to preach. At yan po ay kailangan natin i-develop. Hasain po natin. Kasama na nga po yan dito sa pag-attend ng seminars. Alright? Now, there are two types of preaching found in the Bible. Number one type of preaching is what we call revelatory type of preaching. Ano nga po ba yung revelatory type of preaching? Ito po yung klase ng preaching na for the first time, abay i-preach, hindi pa po naririnig ni sino man. When Moses stood before the people on Mount Sinai and gave them the Ten Commandments in Exodus 19 and 20, that is revelatory type of preaching. For the first time, narinig nila Ten Commandments. Aha! Yan nga minsan yung sinasabi ko nga po yan sa couples retreat. Yan po yung pagkakaiba ni Moses at ni Mrs. Si Moses po sa utos lang. Si Mrs. napakaraming utos niya. medyo malayo po. Pero eto po, for the first time, they heard it, revelatory type of preaching. Ngayon, 40 years later, hindi na po sa foot of Mount Sinai, nandun na po sila sa plains of Moab. They were about to enter the promised land. Yung audience niya nagbago na. Patay na lahat yung audience niya doon sa Mount Sinai. Natitira na lang si Joshua and si Caleb. Tapos nag-preach siya. Ang tawag na po dyan sa Deuteronomy chapter 5 is explanatory preaching. So ibig sabihin, yung pangalawang preaching ni Moses, hindi na po bago yun, hindi na po revelatory. The same sermon pero different audience. Different location. Yan po ay explanatory. So ngayon po yung preaching natin mga kapatid, nandyan na po ang revelation ng God, ang Biblia. We are now preaching explanatory type of sermons. Alright? So, ano po yung pattern na makikita natin dito sa Biblia? From the Old Testament, we can look at the life of Ezra. Si Ezra po, of course, he was tasked to rebuild the people, to reintroduce the laws of Moses. Aba, ito pong ginawa niya. Dito po sa Nehemiah, sa record Nehemiah 8, verse 2. So on the first day of the seventh month, Ezra the priest brought the law before the assembly which was made up of men and women and all who were able to understand. So lahat po na nasa harapan ni Ezra, yung mga nakakaintindi, yung mga bata siguro, isineparate, hindi nila maiintindihan. So maybe they had their own Sunday school. I do not know, basta sineparate po ang hindi nakakaintindi. And then verse 3, he read it aloud from daybreak till noon as he faced the square before the water gate in the presence of the men, women, and others who could understand. And all the people listened attentively to the book of the law. Napakaganda niyang kapatid. Sana ganyan every Sunday. People will listen attentively. Yung iba kasi nagte-text habang nagpre-preach si pastor, text ng text.
Yung iba, kunwari, nakabukas sa kanilang iPad na, yung pala, naka-Facebook pala. You know? Hindi po nagli-listen attentively to the book of the law. Verse 4, sabi rito, Ezra the scribe stood on a high wooden platform. Oy, ito pala, ginaya natin. Prototype natin to eh. Dito kukuha tayo ng pattern. Gumawa ng wooden platform built for the occasion. Ba, okay ah. Ezra opened the book. All the people could see him because he was standing above them. And as he opened it, the people all stood up. Abay, ginagawa pa rin natin yan. Let's all stand for the reading of the word. Yan. Prototype natin yan eh. Diyan natin ginaya yan eh. And then, verse 6, sabi dito, Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted their hands and responded, Amen, Amen! You see, sa simula pa lang, Pentecostal na eh. And then, they bowed down and worshiped the Lord with their faces to the ground. Muslim. Friends, what we're reading here in verse 6 is that the people were responding because of the awesome presence of God. Because they can sense the presence of God, they lifted their hands, they shouted amen, amen, they would prostrate to the ground because of the awesome presence of God. You know, sometimes the problem in many of our churches today, you cannot sense the awesome presence of God. Ang ingay, nakikinig ka sermon, yung dalawa dito, nagkukwentuhan, may mga bata nagtatakbuhan, hindi mo ma-sense yung awesome presence of God sometimes. Hindi ka makapag-concentrate. But then verse 7, it says there, the Levites instructed the people in the law while the people were standing there. They read from the book of the law of God, making it clear. Aba, hindi lang pala binasa. Making it clear by giving the meaning so that the people could understand what was being read. Hindi lang pwedeng babasahin mo yung Psalm chapter 1, tapos magkikwento ka nalang na magkikwento, kailangan mo balikan yung binasa mo at ipaliwanag. Making it clear, giving the meaning, so that the people could understand what was being read. And then verse 9, then Nehemiah the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who were instructing the people said to them all, this day is sacred to the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people have been weeping as they listened to the words of the law. Wow! Grabing impact. Yan talagang naiyak sila when they were listening to the words of the law. Ngayon, naiiyak ang mga tao. Ang tagal ni pastor, ang tagal ng sermon, naiiyak na, no? Ang tagal ng preaching, naiiyak ang mga tao. Ibang-iba, talaga merong emotional impact ang salita ng Panginoon. Kaya kapatid, at least three things in the pattern. Sulatan po natin yung naka-blank natin dyan. Unang-una, there was the presentation of the word. Write the word presentation. Unang-una, there was the presentation of the word. You choose the passage that you're going to preach on that Sunday morning. Pangalawa, there was the explanation of the word, making it clear by giving its meaning. Hindi lang natin babasahin, ipapaliwanag natin. Ipapaliwanag natin sa unang panahon when it was first given at tapos dadalhin natin sa panahon ngayon. Ganun ang pagpapaliwanag ng salita ng Panginoon. But then of course, ang pangatlo pinaka-important, there was an exhortation from the word. The people understood it in such a way that they could respond to what was imparted. Kasi every preaching should result to a decision. Sermons are not information, it should be transformation. At the end of the preaching, parating may mga desisyon na dapat gawin yung mga tao. Application-centered yung ating mga sermons. The people understood it in such a way that they could respond to what was imparted. Tatlong ways they responded. There was an emotional response, they wept. There was an intellectual response, they understood. But friends, the most important response, there was a volitional response, they obeyed. Yan ang pinaka-importanting response. There was an emotional response, there was an intellectual response, and there was a volitional response, they obeyed. Yan po yung pattern, at least from the Old Testament. How about the New Testament? When the Lord Jesus Christ rose from the dead, and then there were these two disciples walking towards Emmaus, you know, they are going to forget about this Jesus the Messiah kasi patay na eh. Resign na sila. Uwi na lang tayo. Wala nang useless na to dito. Mag-stay pa tayo sa Jerusalem. You know what happened? The Lord Jesus Christ walked with them. And then ito ang sabi doon sa Luke 24:13-35. And beginning with Moses. Aha! That's the presentation of the word.
Moses, the first five books, and then the rest of the Bible, the rest of the Old Testament, it's called the prophets. Sabi doon ni Jesus, he explained to them what was said in all the scriptures. Merong explanation of the word. Abay, yung exhortation actually, kapatid, hindi sa ending ng sermon. Sa simula pala ng sermon, nag-exhort na si Jesus. Anong sabi ni Jesus? How foolish you are and how slow of heart to believe. That's the exhortation. The exhortation doesn't have to be at the end of the sermon. It can be the start of the sermon, in the middle of the sermon, at the end, all throughout the sermon, merong exhortation. So ano yung response nung dalawang disciples? Emotional response. Were not our hearts burning within us? Yun yung sabi nila. May emotional response. Intellectual response. He opened the scriptures to us. Abay, talaga naintindihan nila. From Moses to the prophets. And then, itong pinaka-importante, the volitional response, they got up and returned at once to Jerusalem. Biruin nyo, pauwi na sana. 180 degrees, bumalik sa Jerusalem. They were about to give up, but they moved on. Yan ang klaseng response gusto natin mangyari on Sunday morning. Merong 180 degrees na response. Kung namubugbog ka ng asawa mo sa una, binubugbog mo misis mo. After ng sermon, ikaw na binubugbog ng misis mo. Yung 180 degrees, you know. Medyo may talaga may pagbabago. Alright? How about the first preaching in the Bible? Si Peter sa Pentecost. Abay sa Acts chapter 2, sabi ni Peter, this is what was spoken by the prophet Joel. Now that's the presentation of the word. He preached from Joel and the portion of the Psalms. And then itong sabi ni Peter, men of Israel, listen to this, Jesus. Aha, this was the explanation. What happened is a fulfillment. Yung nangyari kay Jesus, alright, of the prophet Joel, the prophecy. So nandyan yung explanation. And then ito na ngayon, ang exhortation. Sabi ni Peter agad, repent and be a Baptist. I mean, be baptized, you know. Iyan ang sabi agad ni Peter. Nandyan yung exhortation from the word. So kapatid, anong response? Emotional response. They were cut to the heart. Intellectual response. Brothers, what shall we do? Alam nila, there's got to be a response. Naintindihan nila intellectually. Volitional response, kapatid. 3,000 were baptized. Wow! One sermon. 3,000 baptized. Ngayon, 3,000 sermons, isa baptized. Medyo malayo ata tayo ngayon. But friends, yan ang response na makikita natin dito. That's the pattern that we can see here. Presentation, explanation, and then exhortation.